How vain are you ba? Ano yung pinaka beauty regimen mo na sinusunod para yun, from your hair to your face to your body, ano yung pinaka secret mo? Ang hirap ng isang mic ah. Hindi po ako nasa production. Ano, I'm simply vain. So hindi naman ako overly vain. Sa tingin ko, very important lang sa akin na after ng taping or after ng work, magtanggal ng makeup. Kasi may mga times po talaga na sa sobrang pagod ko, nakakatulugan po yung makeup ko. Tapos pagising ko sa umaga, breakout na. So, isa yon sa mga inaalagaan ko talaga. And syempre, my hair, hindi lang may iwasan yung mga times na nasisira siya because of for example, yung Contessa, kailangan namin ng changes in terms of yung physical looks or yung character requirements. Pero yun po, usually ito eh, kasi ito yung laging nakikita sa amin. Magka-taping po, diretso ang kalatagan. Pero sa tingin ko po, one and a half weeks yung airing ng character ko bilang feature to. So, mamaya po, meron ulit. And, dapat siya po yung magpakailan mo. Yes, kakatapos lang po. Ito lang reaction mo lang kasi syempre itong celebrity, I mean, you're one in this. And may nagbaba dyan na inabas yung mga name ng mga celebrity sa drum quiz. Ikaw ba, as of course, isang artista, kapur ka ba doon? Parang, ang hirap magbigay ng opinion about it kasi pwede naman siyang i-disclose lang kung meron mang mga involved doon sa ganong klaseng issue. Pwedeng pag-usapan kasi it would really affect the artist. And wala naman kaming masamang intention to harm o yung mga ibang tao na involved doon, di ba? Parang I know that deep inside, they also want to be a good person. And parang sa akin, kung mapapag-usapan naman na in private, di ba, parang okay na baka dun na muna. Pero kung talagang kailangan, wala naman tayong magagawa dun. Di ba, kung gobyerno na yung nagsabi or kung powerful na tao na yung nagsabi na okay, kailangan sabihin. Yung mandatory drug test, yung surpresa lang ng drug test. Yes, ako nag-undergo ako doon. So, ay, tapos ka na. Tapos na ako. Okay. And I think wala namang masamang gawin yun. Siyempre, sa isang kumpanya, kailangan na namomonitor yung performance or kung ano mag ginagawa ng mga empleyado, di ba? So para sa akin, hindi ako... Okay lang sa akin yun. Matatakot lang yan kasi yung may hina. Yes. Siyempre, yung sa mga tao na guilty, I think it will give them a lesson na, di ba, parang control lang. Tama na. Balance lang sa kung ano man yung kailangan gawin.